Colossians 3:23-24. God will repay each person according to what they had done. Kung ano ang ating ginagawa ay siyang ibabalik sa atin ng ating Diyos. Ang ating pag-aaral, good for good. Ang mabuti para sa mabuti. Matthew 25:34-36. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Ito ang ending ng isang mahaba-habang kwento na sinabi ng Panginoon na ang kahalintulad ay ang gantimpala na ibibigay ng Ama sa Langit sa lahat ng gumawa ng mabuti sa kapwa-tao na nangangailangan. Na pag gumawa ka pala ng mabuti sa kapwa, ay tinuturing ng Diyos na sa Kanya yung ginawa at Siya ang magsusukli ng kabutihan. At inisa-isa, yung mga kabutihang ginawa ng tao na tinutukoy dito na ginagantimpalaan ng maging bahagi ng kaharian ng Diyos. So God here is the beneficiary or the recipient of good deeds. Because when you do good things to people, God counts it as He Himself receiving those good things. So God receives food and drink, hospitality, clothing, care, as in care for the sick, and visit for those who are in prison. And God, the beneficiary, repays good with good. He pays good with the kingdom of God. At kung ito lamang ang pagbabasihan, kung ano ang itinuro ni Jesus, kung paano ang tao ay nakakasama sa kaharian ng Diyos, ay napakalinaw dito na sinasabing gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. At ang magiging gantimpala mo sa Diyos ay pagkakalooban Kanya na maging bahagi ng buhay na walang hanggan ng Kingdom of God. Colossians 3:23-24, God will repay each person according to what they have done. Napakahalaga ang paggawa ng mabuti. Napakalaking pagtatalo ng mga theologians, yung salvation by works ba yan o salvation by grace. But whatever your stand is, and there seems to be verses that would support both stands, malinaw ang mga itinuturo ni Jesus, at least sa verses na pinag-aaralan natin ngayon, napakahalaga ng paggawa ng mabuti dahil ito'y sinusuklian ng Diyos ng kabutihan, kagandahang loob, kasama na ang kingdom of God. God rewards good for good. And that we should imitate God and Jesus in rewarding good deeds, in rewarding doers of good. Ephesians 5:1, follow God's example. At kung ang Diyos mismo ay nagagantimpala sa gumagawa ng mabuti, tayong mga nananalig sa Diyos at sumusunod sa Kanya ay dapat sumunod sa Kanyang halimbawa na maggantimpala din sa gumagawa ng mabuti. John 14:12, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, sabi ni Jesus. Kaya ang paggawa ng mabuti, bukod sa likas sa atin sa paggawa ng mabuti, ay ginagawa mo rin bilang pagsunod sa halimbawa na ibinigay ni Jesus at itinuturo sa Biblia na ginagawa ng Diyos. Very importantly, believers of God, reward, do not punish good deeds or people who do you good, like people who give you food and drink. Meron mga nagbigay na nga sa'yo ng pagkain, pipintasan mo pa yung pagkain. Magre-reklamo ka pa. Yung ba ang napala nung nagpakain, nung nagluto, nung naghain, nung nag-share? Dapat tayo maging very sensitive dahil madalas pinaparusahan natin imbes gantimpalaan yung gumagawa sa atin ng mabuti. Kaya pinakamadalas na nasasaktan natin ay ang ating sariling asawa, anak, magulang, kapatid, kasama sa bahay, katrabaho. Yung gumagawa sa atin ng mabuti, madalas ang nasusukli natin sa kanya hindi mabuti. Sometimes we get too familiar with people that we feel entitled to receive good things from them, that we no longer are thankful. In fact, we become ungrateful. At mahalagang pinapaalalahanan ng sarili tungkol dito.
Do not punish people who give you hospitality. Like, do not overstay your welcome. Pag may nagpatuloy sa'yo ng isang gabi, tama na, umalis ka na sa second day. Liba nalang magmakaawa siya sa'yo at piliti ka magstay pa. Hindi yung pinatuloy ka na nga, ayaw mo pang umalis, pinarusahan mo siya, nagsisisi na tuloy yung tao kung bakit ka pinatuloy. Do not overstay your welcome. And if you are a guest of somebody's hospitality, help out. Kailangan tumulong ka doon sa kung nakikitira ka sa isang bahay, tinanggap ka doon, makitulong ka sa household chores. At lalo kung kakayanin mo naman, makitulong ka sa gastos. Hindi yung pagpasok mo doon, naging bisita ka na, nagkaroon sila ng among dakila dahil naging bisita ka, nakakapagsisi kung bakit ka naging bisita. And do not have your own guests. Meron naman, pakain na nga siya, may bit-bit pang another pakain. Bisita mo na nga, may bit-bit pang, pwede ba ako magsama ng iba? Bisita ka na nga eh. Meron naman, kung meron kang bahay bakasyon na, naimbita mo siya sandali, biglang mamaya, pwede bang mamaya magbakasyon ako dito, isasama ko mga kaibigan ko? Iniimbita kita, pero wala kang karapatang mag-imbita ng mga kaibigan mo. Pero maraming ganong tao, abusado. For having been invited, they punish the one who invited them by extending their stay, by abusing their stay. And of course, still with hospitality, do not unilaterally renew the invitation. Pag minsan kang naimbita sa isang bahay, sa isang lugar, sa isang okasyon, hindi automatic na lagi ka na lamang naimbitado o in-expect mo, imbitado ka uli. Your invitation is only good for one event. Hindi ko mo minsan ka naimbita sa birthday celebration ng isang tao, tuwing birthday niya, nandun na yung mukha mo kahit hindi ka imbitado. Minsan lang yung parang ticket, good for one entry. At kailangan maghihintay ka na imbitahin ka uli. Huwag nating parusahan yung mga tao na nagiging mabuti sa atin. Reward. Do not punish good people who give you clothing and who give you care. Do not abuse. And people who pay you a visit. Mga kapatid, kahit tayo ay may sakit, kahit tayo ay nangangailangan, pag dinadalaw tayo ng mga tao, we should reward them, not punish them for visiting us. Paano mangyayari yun? Be your cheerful side. Hanggang kaya mo maging cheerful ka, and do not saddle your visitors with too many complaints. Nagbi-minister ka rin sa bisita. Hindi yung kukumustahin ka na lang, ang lagi mo lang ikukwento yung sakit ng ulo mo, yung hilo mo, yung pagod mo, yung sakit mo. Hindi na makarinig ng magandang balita yung dumadalaw sa'yo. Pwede ka namang makahanap ng magandang balita. Ah, kumusta kayo? Ay, mabuti naman, natanggal na yung hilo ko. Hindi mo lagi sabihin, kasi masakit ang tiyan ko ngayon, masakit ang paa ko. Humanap ka ng ipagpapasalamat, nakakasayang topic, para hindi naman nakakapagod kang bisitahin. Nakakapagod ka na nga, yun lang to cross the city with traffic. Pagdating sa'yo, mag-minister ka rin sa bisita. Hindi laging ikaw ang miniministeran. Kaya iba nakakapagod ng dalawin eh. Napapansin nyo ba ang isang may sakit, minsan lang nadadalaw? At pag hindi pa siya gumaling, sa burol lang niya uli ang next dalaw. Kasi nakakapagod ding dumalaw na ikaw din naman, iniagaw mo lang ng oras yun. Meron ka rin nararamdaman, may problema ka rin. Tapos pagdating mo sa dinalaw mo, walang katapusang daing, walang katapusang reklamo. Napakabigat ng feeling mo, napaka-negative. Eh ikaw din naman nangangailangan din ng pagtingin, nangangailangan ka rin ng care. Kahit ikaw yung dumadalaw, nagkataon lang na mas malakas ka ng konti kaysa sa kanya sa oras na yon. Pero hindi ibig sabihin na superman or superwoman ka. So mga kapatid, pag kayo dinadalaw, isipin nyo, paano ko kaya papasayahin itong dumadalaw sa akin? Paano ko papagaanin ang kanyang loob? Hindi laging ibubuntod nyo na lahat ang mga hinaing nyo sa buhay, kaya hindi na uli kayo nadadalaw. Minister to those who minister to you. Reward those who do you good with thankfulness, with gratitude. Pasalamat. Kahit tinulungan ka at kulang pa rin, huwag sabihin ay kulang. Magpasalamat kang, wow, nabawasan ang mga pangangailangan ko dahil sa bigay mo, hindi yung kulang pa rin. Yung parang kahit, oh, eto ulo ko, gusto mo, eto pa ako, etong tuhod ko, sa'yo na, kulang pa rin. Kahit anong gawin ko, kulang at kulang, so wag na lang.
dinadala natin ang mga tao na gumagawa sa atin ng mabuti. Napakarami mga tao, habang bata pa lang sila, mga matulungin, mababait, pero nadala, tumigas na yung puso. Nagsara na ang mga pinto ng kanilang puso sa pangdadala ng kapwa. Dapat pag may ibinibigay sa atin, laging salamat. Hindi yung kulang. Ay, kulang din lang pala. Di, wag na lang kitang bigyan. Reklamo din lang. Di, wag na lang. Luke 17, 11 to 19. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going to a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourselves to the priests." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God with a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go. Your faith has made you well." So yung pinaglalakbayan ni Jesus, border ng Samaria at Galilee, border ng mga Jews at ng mga Gentiles, or ng Samaritans. They were not even full-blooded Gentiles. They were still Jews, except that in history, they were separated from mainstream Israel, kaya mababa ang pagtingin sa kanila ng mga pure-blooded Jews. Pero dahil pare-pareho silang may ketong, never mind kung sila ay Jew o Samaritan, pagkakasama na sila sa leper colony. Yung mga kuweba, mga lugar na tirahan ng mga may ketong. At may 10 doon na nagmakaawa kay Jesus sa pagalingin sila. At sila'y pinagaling. Takbuhan na. Uwian na yung mga tao. Ang aatupagin na nila buhay nila kasi bigla silang gumaling. Isa ang tumigil, bumuelta, nagpatira pa sa harapan ni Jesus at nagpasalamat. At sabi ni Jesus, parang sa akin pakiwari, 10 ang pinagaling ko. Bakit isa lang bumalik dito? Nakita niyo mga kapatid, according to statistics, sa 10 na tutulungan nyo, isa lang ang grateful. Huwag na kayo magtaka. Yung siyam nakakalimot. Nalilimutan na nila kahit anong kabutihan ang gawin mo, na may siyam kang nagawang mabuti, ikasampu, hindi sila nasyahan, yun lang ang tatandaan nila. They will give themselves this flimsy excuse so as not to have to be grateful. But this one, and he was the Samaritan one, hindi siya yung Hudyo, alam niya sa mga kwento ni Jesus, laging mas mabuti pa yung mga Samaritan, mas mabuti pa yung mga Gentile kaysa sa mga Jew. Kasi yung mga Jew, sa sobrang pagiging religyoso nila, akala nila entitled na sila sa lahat ng blessing. At pag nabe-bless sila, hindi na sila grateful. Meanwhile, itong outsider feels very grateful. At minsan, di ba, ganun? Tulong ka ng tulong sa pamangkin mo, naubos sa lahat ng kabibigay mo, hindi pa rin grateful. Kasi iniisip, pamangkin naman niya ako, di tulungan niya ako, entitled naman ako sa tulong niya. Kaya madalas, mas mainam pantulungan ibang tao eh. Mas tumatanaw na utang na loob kaysa mga sarili mong kamag-anak. Kasi yung mga kamag-anak, they feel entitled. Feeling nila, dahil kamag-anak sila, duty mo silang tulungan, hindi sila masyadong thankful. So itong hindi kamag-anak ni Jesus, hindi kalahi, siya pa yung nagpasalamat. But the lesson is, be thankful, be grateful, and be expressive. Nagpatira pa siya, hindi basta thank you lang. Talagang with feelings ang kanyang pagpapasalamat. Napakaraming ganyang tao. Isa pang paalala is to reward people who do you good with whatever you could give in return. Kahit ikaw yung recipient, ikaw yung tinulungan, hindi ka pwedeng ma-zero ng pwedeng isukle. Meron at meron kang pwedeng isukli sa kabutihan na ginagawa sa'yo. Hindi sapat na thank you na lang kung meron kang pwedeng gawin either service or something nice or something good or whatever. Laging may token ng pasalamat so that you don't end the cycle of giving, receiving. Because when you receive
and you give back. You give back thanksgiving, gratitude, and a gift. Papaandarin mo uli yung makinarya para mag-give siya uli sa'yo, nagbigay ka uli. Non-stop yung cycle of giving. Pero pag binigyan ka, tinanggap mo, wala ka nang ginawa, tapos na, wala nang interaction. Hindi na tuloy-tuloy yung cycles of blessing. Acts 16:13-15, we sat down and talked with the women who came. One of them was Lydia, who sold expensive purple cloth. Then after she and her family were baptized, she kept on begging us, "If you think I really do have faith in the Lord, come stay in my home." Finally, we accepted her invitation. Ito yung babae na tumanggap sa Panginoon, tumanggap ng bautismo, at bilang ganti, naging hospitable naman siya. Ipinagpilitan niya na sa bahay niya magtira yung mga missionaries. Nagawan siya ng mabuti, nadalan siya ng salita ng Diyos, nakatanggap siya ng katotohanan at siya ay nakatanggap ng bautismo. Ang ganti naman niya, iba, i-house niya, papakainin niya, aalagaan niya yung mga tao kasi hindi naman uso yung mga hotel nung araw. Napakahalaga yung ministry of hospitality. So she received something from the men of God. She gave back something. Galatians 6:6, share every good thing you have with anyone who teaches you what God has said. The other versions say, he who is taught should share all good things with the teacher. At yun ang ginawa ni Lydia. Importante yan. Hindi lang thank you ng thank you. Hindi ka pwedeng ma-zero ng pwede mong pagsukli. Hindi bayad yon, sukli yon. At kung isipin mo, parang pangati. Kung kayo ay lumaki sa probinsya, may mga pugad ng manok. Pag nangitlog ang manok, pwede mong kunin, pero magtitira ka ng isa. Kasi pag kinuha mo lahat yung itlog, pagbalik ng inahin, yung nagtatampo siya, hindi na siya uli mangingitlog. Ang tawag doon, pangati. Dapat merong ganon. Kahit na yung poso nung araw, pagka ginagaod mo yung mga poso, kailangan salubungin mo ng tubig para may lumabas. Ganon din ang giving. Kailangan may ibigay ka para may lumabas. Kailangan may itira ka doon para magitlog uli yung manok. Hindi yung nung dumating ka, kinuha mo lahat. Wala nang natira para doon sa manok. Every good and godly person must leave something on the table for the other man or other woman. Kaya kung ikaw ay counselee, magpapa-counsel ka sa advisor, sa counselor, lalo yung mga spiritual counselors na hindi naman naniningil, walang professional fee, aba, magdala ka man lang kahit singkamas, kahit butong pakwan, mag-gift ka naman sa kanya kahit ano. Hindi yun bayad. Gift yun. Kasi ang kabutihan ay sinusuklian ng kabutihan din. Pagka nagpunta ka nga sa psychiatrist, ang mahal-mahal ang bayad eh. Bakit pagka kapwa mo man ng palataya at spiritual counselor, tinitiway-tiway mo na lang? Dapat yung mga umaating kayo ng Bible study, may nagtuturo doon, naghahanda yun ng lesson, nagpe-prepare, magbigay naman kayo ng konsuelo. Kung ano man yung meron kayo, pupunta kayo sa Bible study, magdala man lang kayo ng merienda o abutan nyo man lang siya ng kung ano. Halimbawa, round the world ticket. Kung ano man yung meron kayo dyan, kailangan ginagawa natin yun. Hindi yun binibili mo yung service niya. Ganun ang mga makadiyos na tao. You are always continuing the cycle of giving. Nagpapapray ka, ipinapanalangin ka, magbigay ka naman ng kahit anong man lang na token, ilibre mo man lang siya kahit taho. Yung mayroon naman siyang konsuelo para lalo siyang ganahan at lalong lumakas ang loob niya sa paggawa ng mabuti. Reward those who do you good with protection from abuse or harm by others. Halimbawa, may nagpautang sa inyo, huwag nyo na ipamalita kasi uutangan din siya ng iba. Pag may tumulong sa inyo, nagbigay, huwag nyo na ipagkalat kasi lalo lang siyang puputaktihin ng mga manghihingi. Protect people who do you good. Kung minsan, iniligtas ka niya sa isang masama, binigyan ka ng advice. Ibibisto mo ba na siya ang nag-advise? Napapahamak pa siya kumisan. Mark 1:40-45, a man with leprosy came to Jesus and knelt down. He begged, "You have the power to make me well, if only you wanted to."
Jesus felt sorry for the man, so he put his hand on him and said, I want to. Now you are well. At once the man's leprosy disappeared, and he was well. After Jesus strictly warned the man, he sent him on his way. He said, don't tell anyone about this. Just go and show the priest that you are well. Then take the gift to the temple as Moses commanded, and everyone will know that you have been healed. The man talked about it so much and told so many people that Jesus could no longer go openly into a town. He had to stay away from the towns, but people still came to him from everywhere. Ito, ginawa na ng mabuti, pinagaling. Sabi ni Jesus, huwag mo nang ipagmakaingay, ha? Huwag mo nang ipamalita na pinagaling kita. Kung ano man ang dahilan ng Panginoon, di niya in-explain. Pero itong pinagaling, lalo ipinagdaldal ko kani-kanino na pinagaling siya ni Jesus. Ang naging bunga, nakainitan siya ng mga priest, gusto siyang ipandakip, at tapos yung mga tao nagkakagulo sa kanya, eh hindi naman gusto ni Jesus sa pagkaguluhan lang siya para sa pagpapagaling. Gusto niya magturo. Lumapit sa kanya para kanya maturuan. Eh puro pagpapagaling na lang ang agenda ng mga tao na hindi naman yun ang main agenda ng Panginoong Jesus. So, this man punished Jesus for healing him instead of rewarded Jesus for healing him. It's very important, brothers and sisters, keep confidences. Kung minsan, bagong-bagong member ka ng isang congregation, hindi mo alam kung sino doon yung mahilig mangutang, mambiktima, mang 1, 2, 3. So may aali-aligid na sa'yo ng mga gustong mambiktima. Merong isang concern. Sasabihin sa'yo, alam mo sister, bago ka lang dito, pero bibigyan kita ng warning, ha? Huwag ka munang masyado magtiwala sa mga ganito, ganon-ganon. Tapos ibibisto mo, alam mo sabi, sa akin huwag daw ako magtitiwala sa'yo. Ginagawa ka na nga ng mabuti, guguluhin mo pa siya. At maraming ganong tao, hindi marunong magsukli ng kabutihan for kabutihan. Nakakapagsisinggawa ng mabuti, kaya tuloy yung dating mabubuti ngayon, hindi na ganong kabayan, nadala na. Keep the privacy of your benefactors. Hindi lahat ng nagbibigay ay gustong i-broadcast. Yung matatalino na nagbibigay sa kapwa, hindi nila binobroadcast kasi pupuntahan sila ng lahat. Hindi naman nila kayang bigyan lahat. May magtatampo, may maiinggit. So dapat quiet ka lang pag binibigyan ka. Hindi yung ipinahamak mo pa yung nagbigay sa'yo dahil may mga magtatampo pa sa kanya. Keep secrets. That's how you reward people who do good to you. Meron naman, pinapunta ka na nga sa bahay niya, kinupkup ka, tapos yung mata mo naninindahan, nagsa-shopping ng machichismis. At pagbaba mo sa bahay niya, wala kang gagawin kundi ipamalita sa lahat ng nalaman mo mga sikreto niya doon. Dapat hindi ka talaga pinapasok sa bahay niya. Ganoon ang mga tao. Maghihingi ng trabaho, ipapasok mo ng trabaho kung kaninong kilala mo. Tapos pagka nandun, ikaw ang ichichismis o yung pinagtatrabahuhan niya, ichichismis niya kung kanino. Hindi marunong gumawa ng mabuti bilang sukli sa kabutihan. Kaya napakahirap yung mag-recommend. Merong nangangailangan ng trabahador, may nangangailangan ng trabaho, ikaw ang mag-recommend. Mamaya parehong yung dalawang yun, ikaw ang sinisisi. Yung pinagpasukan mo naman sa akin, walang kwenta. O kaya yung ipinasok mo naman sa akin, walang kwenta. Kaya yung matatalinong tao, hindi nagre-recommend. Dahil ang ending, sila ang sumasabit. Ito yung magkakagalit yung employer at employee, nasa gitna sila, tahimik na buhay nila, kinakaladkad. Why? They are being punished for doing something good. That is ungodly because God's justice requires that you reward those who do good. So do not punish those who do good with ingratitude, with abuse. If you borrow, return what you borrow. Pay your debt on time. Ito ang isa sa number one injustice sa mundo. Nangangailangan ka sa tindi ang oras ng iyong pangangailangan, may nagpautang sa'yo. Anong sukle? Amnesia. Yan daw pinakaiba ng magnanakaw sa mangungutang. Yung magnanakaw, natatandaan niya ang ninakawan niya. Yung mangungutang, nalilimutan niya. Yung utang at kung kanino, may utang. Ganyan ba ang paggagantimpala sa taong sumasagip sa'yo sa oras ng pangangailangan, pinautang ka,
tas di mo babayaran. That is evil. O kaya hindi mo babayaran sa oras. Ay siya nga pala, ito yung 1,000 pesos na inutang ko sa iyo. 1,000. Eh 30 years ago mo na inutang sa akin yan. Dapat yan 1,900 na ngayon kung inilagay ko sa bangko. Kung pinuhunan ko yan sa pamimili at pagtitinda ng kamatsile, 5,000 na yan. Inutang mo 30 years ago, ibabalik mo pa rin sa ganung value? That's how you reward me for doing good? Alam niyo yung mga ganung mangungutang, hindi sila umaahon sa buhay. Ang buhay nila parang kumunoy na lubog sila ng lubog kasi hindi sila ibe-bless ng Diyos. Bakit? Hindi mo binabayaran ang utang mo. Hindi mo sinusuklian ang kabutihan ng naging mabuti sa'yo. At pag nasigil ka, galit ka pa. Kidlat ang naghihintay sa'yo. Magkubli-kubli ka pagka kumukulog kidlat dahil baka ikaw ang puntahan. Dahil sinisigil ka, nagalit ka pa, ang kapal mo naman. Samantalang nung naghihirap ka, hindi ka nahihiya. Di ba? Ngayon hindi ka masingil-singil. Do not punish those who do you good with harm or with evil. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil. On the contrary, repay evil with blessing. So do not return evil for good, obviously. Matthew 25:21, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Nakita niyo ang gumagawa ng mabuti? Lalong ginagawa ng Diyos ng higit na mabuti, lalong umaasenso, lalong sumasagana, kaya lalo pa nilang kayang gumawa ng higit na kabutihan. At sa paggawa nila ng higit na kabutihan, mas iba yung sukli ang ibibigay sa kanila ng Diyos. It is a cycle of prosperity. Pero pag hindi ka marunong gumawa ng mabuti sa gumagawa sa inang mabuti, it will be a cycle of poverty, a cycle of suffering. Because there is divine justice. Pagka hindi ka makaahon-ahon sa buhay, makahalata ka, baka kulang ka ng gratitude sa Diyos o kulang ka ng gratitude sa gumagawa sa iyo ng mabuti. At kung dumating ang panahon na wala nang tumutulong sa iyo, pag-aralan, baka nadala ang mga tao sa iyo. Hindi lang do not return evil for good, but all the more return good with and return good for good. Yung negative, mabuti na nga, siluklian mo pa ng masama. Pero yung positive, yung mabuti, suklian mo rin ng mabuti. Even your spiritual leaders. Kung ikaw ay choir, yung choir director mo, ikaw ay nasa Bible study group, yung teacher, yung counselor, yung leader, Hebrews 13:17, obey your leaders and do what they say. They are watching over you and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. So pag may nagli-lead, make them happy. Don't make them sad. How do you make them happy? Give them your cooperation. Be attentive. Be obedient. Be disciplined. So you make your leaders happy. And when they are happy, they can lead better. At the end of the day, you benefit when your leaders are happy. Ganun din yun. You benefit when your parents are happy, when your spouse is happy, when your brother or sister is happy. You benefit. You make people happy and you benefit. Make them sad and you lose. Kaya iba, nasa cycle of sadness ang buhay nila because they make people sad. Those same people will make them sad as well. Or even if they did not intend to make you sad, they will not be capable of making you happy. Ang ending, sad ka pa rin. You harvest what you plant. It's a basic law of nature. When you make people happy, they or other people will make you happy. When you give to people, they or other people will give to you. So kung anong gusto mong anihin sa buhay na ito, yun ang itanim. Kasi yun ang aanihin. Do good to those who do you and others good.
Pag nakakakita kayo ng taong gumagawa sa inyo ng mabuti o kayo gumagawa sa iba ng mabuti, encourage nyo. Palakasin nyo ang loob. Gawan nyo rin ang mabuti. Tulungan nyo, pasayahin nyo para lalo silang gumawa ng mabuti. Pero kung kayo ang dahilan kung dating mabait ay hindi na mabait ngayon, dating mapagbigay na rumamot na, malaking pananagutan nyo yun. Kasi kayo ang aani ng bunga. Huwag lang gumawa ng mabuti sa mabuti. In fact, outdo do-gooders. Makipagpaligsahan sa paggawa ng mabuti, hindi sa paggawa ng masama. Luke 6:38, give and it will be given you. Yan ang sabi ng Diyos. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Gusto mong makatanggap, magbigay ka. Gusto mong umaapaw ang natatanggap, mag-umapaw din ang ibibigay mo. Dahil sabi ni Jesus, kung anong panukat mo sa pagbibigay, yun din ang magiging sukat sa pagtatanggapin mo. What you give, you keep. What you keep, you lose. Yun ang mga kabalintunaan ng spirituality. Give what you want to keep because God will give it back to you, full measure, shaken, running over. Umaapaw, siksik at liglig. Luke 6:32 to 33. If you love only someone who loves you, will God praise you for that? Even sinners love people who love them. If you are kind only to someone who is kind to you, will God be pleased with you for that? Even sinners are kind to people who are kind to them. Malinaw ang sinasabi dito ni Jesus. Kung ang minamahal mo lang ay yung nagmamahal sa'yo, kung ang ginagawan mo lang ng mabuti ay yung gumagawa ng mabuti sa'yo, nothing is impressive about that. Kasi kahit masasamang tao, mahal nila yung nagmamahal sa kanila. Pero dahil anak ka ng Diyos, dapat malampasan mo yon, mahal mo yung hindi nagmamahal sa'yo. At maski gumagawa sa'yo ng masama, ay ginagawan mo pa rin ng mabuti. Kasi yun ang tanim mo, yun ang aanihin mo. Importanteng maintindihan natin yun. Na magpapaligsahan sa paggawa ng mabuti, sa pagbibigay, hindi sa nakawan, hindi sa panglalamang, kundi sa paggawa ng mabuti. All the more that we should do good for good. Napakayaman ng Diyos, napakayaman ng planeta, napakaraming kayamanan sa mundo, hindi lang material, kayamanang emosyonal, kayamanang espiritual, wala dapat nasalat sa kayamanan. Wala dapat naghihikahos, nagdarahok. Pero bakit marami ang nagdarahok? Bakit marami ang naghihikahos? Siyasatin natin ating sarili, sapagkat yung hindi natin tinatanggap, maaring isa lang ang dahilan kasi hindi natin ibinibigay. Matuto tayong maging mapagbigay, mabait, mabuti, at yun din ang ating matatanggap. Ama namin, turuan niyo po kami. Siyasatin yung sarili namin para maunawa namin kung paano namin sisimulan o ipagpapatuloy yung cycle of affluence, cycle of prosperity, cycle of love and goodness and friendship. At hindi yung negative cycles of enmity, of war, of poverty, of suffering. Ituro nyo sa amin kung anong cycle ang pinapaandar namin sa aming buhay, kung ano ang aming ibinibigay na eventually siya rin naming tinatanggap. Pagbulay-bulayan natin ang kahulugan ng mga katuruan ito, unlock the mystery of God's prosperity and kindness and love and goodness. And whatever you like to receive, give it first. Because you keep what you gave away. Lord, turuan niyo po kami na buksan ang aming puso, maging mapagpasalamat, maging mapagbigay, maging mabait, maging mabuti, sapagkat kung anong itinatanim ay siya naming inaani. At sa mga kapatid na umaani ng mabubuti, magaganda, salamat dahil ito rin na tiyak ang itinatanim. Kaya ito ang inaani. Turuan nyo kaming magtanim pa ng lalo pang kabutihan at lalo pang kabutihan ang anihin din namin, hindi lang para sa aming sarili, kundi para din namin maibahagi sa iba. Think about these things, ponder these things, and may God bless us with a life of love, of kindness, of prosperity. Lord, teach us. Let your private teaching finish this message for each one of us.